people will read verse 19 and the adult will read verse 20 at sabay-sabay po tayo sa verse 24. Verse number 19, young people ready, read. Thou wilt say then to me, why that he yet find fault? For who had resisted his will? Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy which he had afore prepared unto glory. Sabay-sabay tayo, verse 24. Even us, whom he had called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Tayo po ay mananalangin. Maraming Diyos, salamat sa tanghali niyong pinagkaloob. Dalangin ko po, Panginoon, yung pagabay, pagbigay po sa amin ng kaunawaan, wisdom coming from above, that we might understand your word, that we may behold wondrous things out of thy word. Help us understand the concept indicated herein in your word in Romans 9:19-24. Be to all glory and praise. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung mga kaupo. And this message can be and could be entitled Vessels of Honor, Dishonor, Wrath, and Mercy. Vessels of Honor, Dishonor, Wrath, and Mercy. We are on a dispensational, we are on the dispensational chapters of the book of Romans, Romans 9 to 11. On the, di po ba yun yung, we began this section. At ito po ay, it has a dispensational character. Paul quotes prophecy in abundance in these chapters. Kung mapapansin natin, yung ating mga binabasa, it is connected or it is a paraphrase or it is coming or quoted from the Old Testament. We have learned that Paul has great heaviness and sorrow for his kinsmen. Sa bukana ng Romans chapter 9, nakita po natin in verse number 1 that it is his conscience, also the Holy Ghost bearing him witness that he has great heaviness and continual sorrow in his heart. Bakit po? Sapagkat nais niya na yung kanyang kinsmen, nais niya na yung bansang Israel ay matanggap that which is prepared for her, which is yung verse number 4 to 5, especially the glory, okay, of the kingdom. And yet, hindi ito na-receive, hindi pa nila nakukuha yung bagay nito. One lesson a saved person should glean from this chapter, isang bagay po na dapat po nating matutunan na sa pag-aaral natin Romans 9 to 11 is the dynamics of God's dealing with the nation of Israel. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham out of the Ur of Chaldees, then we have Isaac, then we have Jacob, then we have Moses, then we have Joshua, then we have the judges, then we have the nation of Israel, then we have David, di ba? Sunod-sunod na po yun. Then, sa prophecy, there is not an interruption, di ba? Tuloy-tuloy lang. Pagkatapos ng pagdating ng Panginoong Jesus, ito na yung Messiah, ito na yung hinihintay natin. Pero instead na tanggapin nila si Kristo, they ridicule him, they mock him, they crucify him on the cross, at hindi nila alam, no, in God's purpose and plan, dahil yung nireveal lang ng Diyos ay prophecy, that there is something hid, na merong tinago ang Diyos, hidden God, wherein yung tinagong ito ng Panginoon is wherein tayo ngayon ay nabubuhay. It is the dispensation of the grace of God even to the Gentiles. Sa lahat ng mga tao, okay? So, ito po, yun po yung dapat nating matutunan, yung dynamics ng dealing ng Panginoon sa bansang Israel. We are studying this also to understand that God is not finished with Israel. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa bansang Israel. He will come back to them. He will gather the remnant to Him. Pero not on this period, not on this time. Ang binibuild ng Panginoon ngayon is His church, the body of Christ. Yung binubuo ng Panginoon is this group of people na kung saan baptized into Christ. No? Binautisman tungo kay Kristo Jesus. At ito po yung hinahanda o pineprepare ng Diyos for the heavenly places.
Now, as to the nation of Israel, and I believe this as I listen also to Bible teachers, na nagpapatuloy pa rin talaga ngayon yung times of the Gentiles. If we will study, I don't know kung kailan tayo aabot sa Book of Daniel, pero pag pinag-usapan natin yung Book of Daniel, pag inaral natin yung Book of Daniel, may kita nyo doon na si Nebuchadnezzar, he had saw an image. May nakita siyang larawan, and it is an image of the man. At nakita niya yung ulo, this is the head of gold, tapos yung torso dito, it is silver, then brass, then iron mixed with miry clay. At wala pong tigil po yun. Simula sa head of gold, which is Babylon, now in Nebuchadnezzar, now with silver, which is Medo-Persia, we have brass, which is Greece, and we have iron, which is Rome. Hanggang ngayon po, ano, there is this Empire of Rome going on. At wala naman yung putol. Okay, so pagdating ng Panginoong Jesus, tanda natin, sinong nandoon sa scene? Sino nandoon sa panahon na yon? Nung si Kristo ay pinako sa krus. None other than Rome. Because the Roman soldiers, sila po yung physically nag-crucify sa Panginoong Jesus. Now, God is not finished with the nation of Israel. Di pa po siya tapos. We are not the spiritual Jews. Hindi tayo yung pumalit sa Israel. Hindi natin pinalitan ang Israel. At sa mga pag-aaral po na ito, even, we are not the wild olive tree. Okay? Wild olive branch na kinabit sa good olive tree or dun sa original. At hindi po tayo yun at mapag-aaralan po natin in the weeks ahead. Now, specifically for the last 2 weeks, we are studying the purpose of God. Inaaral po natin yung layunin ng Diyos sa bansa pong Israel at bakit din naudlot yung ginagawa ng Diyos sa kanila. In that Paul contrasted the promise of a son to Abraham to be the seed and not the fleshly decision made with Sarah. Nakita natin sa ating pag-aaral na may pinangako ang Diyos na son to Abraham and that is Isaac. At nung nagdesisyon, bago pa man ipanganak si Isaac, dumating sa point na naglapse. Okay, sabi natin, nakalimutan or nawala ng pananampalataya si Abraham doon sa sinabi ng Panginoon and therefore Ishmael was born through Hagar. Okay, in that way, sinabi niya, let Ishmael live for thee, O God, pero hindi. Okay, though sinabi ni Abraham, baka ito na yun, ito na yung fulfillment na sinabi ng Panginoon, I will labasan, pero hindi po. Sabi ng Panginoon, God, you will have a son through Sarah. At dahil doon, Isaac was born, even 90 years old na si Sarah and 100 years old si Abraham. So, yung pinapakita doon, ang gusto ituro ni Apostle Pablo dito sa atin, mga kapatid, ang pangako ng Diyos, God's promises, is not merely to Abraham's fleshly descendants. Ibig sabihin, hindi porket sila ay anak sa laman ni Abraham, then they are the recipients of God's promises. They must be children of God. Not just children of Abraham, but they must be the children of God. And remember, nag-e-elect ang Diyos, pumipili ang Diyos ayon po sa kanyang layunin at hindi po sa individual salvation. That is a nonsense. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya ikaw na tao ka, gusto kita, ligtas ka. Ikaw, pangit ka, hindi kita liligtas. Ikaw, di ba, hindi po ganon. Ang Diyos, He is calling everyone, it is the will of God that all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So, no further ado, we will begin in verse number 19 and the Bible reads, Thou wilt say then unto me why that he had find fault for had resisted his will. Ngayon, si Pablo, he's anticipating yung inintay niya o inaabangan niya yung mga sasabihin sa kanya pagkatapos niyang ilatag yung mga bagay po na ito. At yun na nga, yung verse number 19 ay yung anticipation o yung inahanda ni Pablo or inaasahan niya na sasabihin ng isang tao pagkatapos niyang ilatag yung katotohanan from verses 14 to verses number 18. Now, babalikan natin, ano ba yung sinabi niya doon? Ano ba yung binigay sa atin ng Panginoon through Him sa mga verses na yun? Ano sabi verse 14? What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Meron bang di pagkamatuwid sa Diyos? Siyempre, God forbid. Okay? Huwag nawa, hindi nawa, at hindi pahintulutan ng Diyos. For He said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy.
And I will have compassion. No, no, I will have compassion. Now, is there unrighteousness with God? Meron bang di paggamot with sa Diyos? Ngayon, malibang Diyos na ibigay niya yung kanyang awa sa kanino man na kanyang gusto. God is not unrighteous. Again, He reserved that right to Himself. Nilagay ng Panginoon o ang Panginoon mismo, itinira niya sa kanyang sarili ang karapatan na maawa sa kung kanino niya gusto. And He is right in doing that. Okay? At kaya sabi niya, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth what? Mercy. At binigay din po si Pharaoh, verse 18, therefore had he mercy on whom he will have mercy, and whom he will, he hardened. Also, ang sasabihin ngayon ng tao, ngayon, kung ang Panginoon pala, pinipili niya lang kung kanino siya maawa at kung kanino siya at yung iba, pag mamatigasin niya, then, bakit ba siya umahanap ng mali? O, yun ang tanong. Therefore, verse 19, thou wilt say then unto me, why doth he yet find fault? Ba, eh, sino bang nag-resist sa kanyang kalooban? Eh, kung nangyayari naman pala, kung gusto niyang maawa, he will. Kung gusto niyang pagmatigas sa isang tao, he will. Then, kaya ang tanong dito, why doth he yet find fault for what resisted his will? Okay? Pero nirebuke ni Paul po ito, no? Nirebuke ni Paul ito sa next verse. But the point is, sino po ba yung nagre-resist sa kalooban ng Diyos? None other than man. Ang tao po is resisting continually the words of the Lord. Now, we will give, magbibigay lang tayo ng ibang mga limbawa, ilang mga limbawa, para ipakita that man is resisting the will of God. Luke chapter 13, verse number 34. Luke chapter 13, verse number 34. And this is in the context of, again, the nation of Israel. In chapter 13, verse 34, the Bible reads, O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent thee, how often would I have gathered thy children together as a hen that gather her brood under her wings, and ye what? Would not. So sabi niya sa Jerusalem, para na akong inahin sa inyo, inahing manok. Ano po? Na kusan ginagather yung mga chicks, ginagather yung mga sisiw niya sa kanyang pakpak, and yet ye would not. So doon makikita natin that the nation of Israel ay meron pong will din. And sa context na ito, ayaw nilang mag-submit sa kalooban ng Diyos. And they have resisted the will of God. Romans chapter 13, verse number 2. And ito, this will be a practical example how many times you have resisted this power. Romans chapter 13, verse number 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Okay, so may mga powers, so let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So, kung so sinasabi ni Pablo, kung inihimok ni Pablo, na kung i-resist yung ordinance na ito, ay they will receive to themselves damnation, then therefore, it could be resisted. Pwede itong hindi masunod. And therefore, receiving in oneself damnation. Ang point, mga kapatid, posible yung kalooban ng Diyos ay kontrahin at i-resist ng tao. Again, 1 Timothy chapter 2, verse number 4. 1 Timothy chapter number 2, verse number 4. Dito po ay pinapakita what is the will of God regarding salvation of all men. Nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Whether Muslim, whether nakatira ba sa ibang bansa, Hindu, Islam, lahat ng mga uri ng reliyon, he wants them to be saved. Ang sabi dito, who will have all men to be saved and to come under the knowledge of the truth. And kapag tinanong tayo, what is the will of God? That is one of the will of God. What is the will of God today? That is the will of God today. Yung verse na yon. Ano ang will ng Diyos? All men to be saved. Question, lahat ba ng tao ngayon ligtas? Again, ulitin ko po,
What is the will of God? All men to be saved. Ang tanong, lahat ba ng tao ngayon ligtas? Hindi. Therefore, ito po mga kapatid, man could resist the will of God. Pwedeng kontrahin ng tao ang kalooban ng Diyos that though God intended it that all men to be saved. Gusto niya, lahat ng tao maliligtas. And yet, marami mga tao resist the will of God. They don't want to be saved. Kasi gusto nilang yakapin, gusto nilang magliwaliw, gusto nilang magtamasain yung kasalanan. Gusto nila yung pleasure, gusto nila yung sins of this world, gusto nila lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Gusto nila yung mga bagay na yun ang sanlibutan na ito, and they don't want the one who gave the world to us. They love the creature more than the creator who is blessed forever. Amen. Now, yun po yung kalooban ng Diyos. Again, that is another example of showing man resisted the will of God. Now, 2 Timothy chapter 3 verse number 8 is another example. Ito po yung dalawa, pinangalanan siya ni Pablo dahil pinapakita dito that these two people ay nire-resist yung katotohanan. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. Pinangalanan ba sila, no? At ang description sa kanila, they are men who resist the truth. Ba? Nire-resist ang katotohanan ng Diyos. Last example is 1 Timothy chapter 4, verse number 3. And kung yung mga tinignan natin dito is a more general way, more general examples of men resisting the will of God. And let me talk to you now. Oh, hayaan nyo akong kausapin po kayo mga kapatid. At ito, tignan natin ating mga sarili. Minsan, madalas, paminsan-minsan, padalas-dalas, ay ito po yung nire-resist natin. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 3. Ang kalooban ng Diyos ay ito, for this is the will of God. Meron pa bang mas kaklaro doon? Ang linaw, ano po? Ito ang kalooban ng Diyos. At ano pong nakasulat? Even your what? Sanctification, that you should abstain from fornication. To sanctify something is to set apart something for the use of the Lord. So ihiwalay mo ang isang bagay para gamitin, para sa gawain, o para sa layunin ng Panginoon. At dito nakita natin, verse number 3, ang kalooban ng Diyos is even our sanctification. Nais ng Panginoon, itong mga katawang lupa na meron po tayo ay ireko natin, ibilang natin bilang haing buhay para sa Panginoon upang magamit niya sa kanyang layunin. And we are resisting that will. Amen? We are continually resisting to be used by the Lord. When you are not reading your Bible, you are saying to God, Lord, I don't want to be sanctified. I want to live by my own self. When you don't pray, you are saying to God, Lord, you're not important to me. My life is more important to you. So when you're doing something contrary to God's word, kapag may ginagawa tayo na kontra sa gusto ng mangyari ng Diyos sa buhay natin, even our sanctification, we resist His will. It is God's will for us, kalooban ng Diyos, maliwanag sa kanyang salita, na tayo po ay yung buhay natin, yung katawan natin, maging banalin niya. At kung hindi nagiging banal yung ating pamumuhay, ano ibig sabihin nun? You're resisting His will. Kinukontra mo yung kanyang kalooban. Imbes na ang Diyos, yung life of Christ mag-manifest sa atin, what is manifested? Okay? Yung mga actions of the flesh, yung mga, di ba, mababasa natin sa Book of Romans, mababasa natin sa Book of Galatians, envy, strife, at lahat ng mga bagay po niyo. You see? So, babalik tayo Romans chapter 9. Nakita natin, so that is the question laid out here, anticipation of Paul, na thou wilt say then unto me why that he yet find fault. Ba't ba maghanap ng Diyos ng ang Diyos naman masunod. Diba? And yet we have seen examples, five examples to be exact, kung papaanong nire-resist ng tao ang kalooban ng Diyos. Pero alam niyo po ito, kahit i-resist ng tao ang kalooban ng Diyos, God's will stand. At yun yung mangyayari, yun pa rin yung matutupad. Ano yung kalooban ng Diyos?
Kalooban ng Diyos ay to build the body of Christ. Kalooban ng Diyos to edify the saints. Kalooban ng Diyos, di ba, maligtas yung mga tao. Alam niyo ba, may mga maliligtas pa rin kahit di ka mag-contribute. Kahit di ka mag-share ng gospel, meron pa rin mga maliligtas because God's will stand even without your participation. Pero mas maganda, yung may participation ka knowing that God's will stand. Amen. Na, di ba, kahit wala kang gagawin, kahit di ka tutulong. No, kahit wala kang gagawin, di ka tutulong, magkakaroon pa rin tayo ng service. Di ba? Meron pa rin tayong electric pan, meron pa rin tayong ilaw. Kahit di ka mag-contribute na kahit ano, gagana yung mga yan eh. Because we have a God in heaven who could supply our needs. Pero hindi ba't mas masarap na you are contributing something for the work of the Lord? Knowing that God will supply all your need also. Amen? Simple lang. Okay? So yung kalooban ng Diyos, that will happen. Surely, yung sinasabi ng Panginoon, gusto mangyari ng Panginoon, mangyayari po yan. Ngayon, kung yung mga tao kukontra sa ginagawa ng Panginoon, kagaya ng napag-aralan natin kanina umaga, they will be consumed. They that forsake the Lord will be consumed. Now, continuing in our study, verse 20 to 21, verse 20, nirebuke ni Paul yung nagtanong, yung magtatanong ng ganon. Nay, but O man, hindi yung bansa. Ano? Sinasabi niya, O man, okay? Hindi yung bansa. Who art thou that replies against God? Sino ka para, diba, mag-chat back sa Diyos? Chat na kasi ngayon, the replies. But who art thou that replies against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? But practically speaking, mga kapatid, di ba, ganyan naman yung tao talaga. Sabi niya sa Diyos, pag ginakausap ng tao ang Diyos, bakit ako ganito, Lord? Ba't ganito yung ginawa mo sa akin? Dapat nandun ako sa mga kapatid kong Americans, British, Australians, ba't nandito ako sa Philippines? Da? Sa ganun eh. Sabi niya, ano sabi dito? Why hast thou made me thus? But the context here is, of course, the nation of Israel. Kaya sabi na verse 21, Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? That's the reason why meron tayo ditong mga 17th century drawings. Hindi. Ang point, kung ba't tayo meron dito mga dapat banga yan, kung ano nakikita nyo, banga yan. Okay. Is to show the vessels. Oh, vessels, isidlan, diba, pwedeng gamitin, panginom ng tubig, kung ano. Now, ang sabi ni verse 21, Hath not the potter power of the clay? Now, God is the potter. The nation of Israel is the clay. O, ang Diyos Ama, siya yung humuhulma. Ang inuhulma niya, yung bansang Israel. Wala ba siyang karapatan na yung isang vessel ay gamitin niya for his honor, for honor, at yung iba, yung isa ay dishonor? Preacher, anong ibig sabihin ba nung sinasabi doon? Hindi ba, yung pag-aaralan natin sa book of Isaiah, may kita natin na pinaprophesy ni Prophet Isaiah one day that they will be cast away, cast out of their land. Mapupunta sila doon sa ibang mga bansa. At anong sasabihin ng mga tao kapag nakita nila yung bansang Israel nandun sa mga bansang yun? Ba? Kala ko ba tunay na Diyos yung pinaglilingkuran ng mga tao na to? Bakit sila nandito? Kita nyo, kahit Diyos nyo, sinusuka kayo, di ba? They will blaspheme then the name of God. So they will be vessel unto dishonor. Kita nyo po, they will become vessel to dishonor. Pero yung iba, vessel unto honor. Ngayon, ang question ni Paul, wala bang kapangyarihan ng Diyos? Wala bang kakayanan ng Diyos? Or wala bang karapatan ng Diyos to make one vessel unto honor and another unto dishonor? And the answer is simple, verse 15, mga kapatid. He have all the right. Why? I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. Now, nation of Israel, listen to me. We have a contract. Meron tayong kontrata. Yung kontrata na meron tayo nakasad doon kapag hindi ka tumalima sa kontratang binirmahan nyo. Okay? I will cast you away from this land.
Ano sabi nung sa Isaiah kanina umaga, pinag-aral natin, if they will be obedient, they shall eat the good of the land. Kung sila'y magiging masunurin, makakain nila, matitira sila doon, at mag-stay sila doon ng matiwasay. Pero kung, if they refuse and rebel, they shall be devoured by the sword. Kaya sabi natin, this is the contract, nation of Israel, kung hindi ka makikinig, so be it, tapong kita sa bansa. Kung makikinig ka, you shall stay. Verse 15, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. If you are the nation of Israel, kung ikaw yung bansang Israel, mga kapatid, you shall fear. Kailangan ka matakot. Bakit? Tignan mo yung sabi ng Panginoon, I will have mercy on whom I will have mercy. Lord, maawa ka sa akin. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. And kung ayaw ko sa iyo, manigas ka dyan. If you are the nation of Israel, parang ganun yung magiging kaisipan mo na, ala, paano na kayo? Kailangan talaga with fear and trembling serving God. Kailangan talaga yung law is followed even to the jot and the tittle, yung mga maliliit na tuldok doon. Kailangan lahat susundin nila because they don't know. Okay? One day, if they disobey, if they refuse to hear the words of the Lord, mapapaalis sila sa lupa na ito na pagmamayari ng Diyos. Because God will have mercy on whom He will have mercy, and God will have compassion on whom He will have compassion. Amen? Ngayon kung matigas ang ulo ng bansang Israel, wala bang karapatan ng Diyos para sila ay take into captivity? Of course, the Lord has the right. And He is righteous. Matuwid ang Diyos sa kanyang ginagawa, at kung He deemed it necessary na i-take sila captivity to the Assyrian, to the Babylonians, God is still God. Hindi nabawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Amen? He will still remain right. Pero, the admonition kung bakit sinuot ito ni Apostle Pablo, in which nung naintindihan ko na buksan ang aking kaisipan po tungkol sa bagay na to, I just praise the Lord. Verse number 22. What if God, willing to shew His wrath and to make His power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction? Now, sisimplihan ko lang po. So, ulitin ko para explain ko sa inyo kung anong sinasabi na po sa Pablo dito. Now, ito po. Di po ba, yung bansang Israel, sabi ko po sa inyo kanina, they could fear. Bakit? Kasi, yung verse number 15, anong ibig sabihin nun? Ang Diyos may karapatan na kung gusto niya gawin silang vessel unto dishonor, gagawin sila ng Diyos vessel unto dishonor. Ngayon, kung sila'y maging vessel unto honor, ako naniniwala, mercy lang ng Diyos yun. Awa lang ng Diyos yun. Tama po ba? So, it is on God's disposal. Nasa desisyon ng Diyos kung sila ay magiging sisidlan niya para sa karangalan o sisidlan niya para sa hindi karangalan. Okay. So, it is on God's decision. Nasa desisyon po ng Diyos yon. Ngayon, ang sabi ni Paul sa verse 92, on the same premise, tandaan niyo yung verse 15, huwag niyong ibitawan yon, hawakan niyo lang mabuti. On that same premise, what if, paano kung ang Diyos gusto niyang ipakita yung puot niya, willing to show His wrath, at ipakita o gusto niya iparanas kung ano yung kanyang kapangyarihan to make His power known, anong ginawa ng Diyos? He rained brimstone to Sodom and Gomorrah. Hindi po eh. Ang sabi niya, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted for destruction. Simple. Merong vessel unto honor, merong vessel unto dishonor. Pero meron ding vessel of wrath. At yung vessel of wrath, ibig sabihin, yun yung mga vessel na tatanggap ng puot ng Diyos. Simple, anong magiging resulta kapag tinanggap nila ang puot ng Diyos? Destruction. Kaya nga sabi ng talata, the vessels of wrath fitted to destruction. Do you want to be the vessel of wrath? Fitted to destruction yun. And yet, mga kapatid, let me tell you this truth. The Gentiles, since God created Abraham, or since God called Abraham,
is a vessel fitted to destruction. Yung mga hintil po, di ba, ginive up na ng Diyos to a reprobate mind. Bakit po? Dahil sa kasalanan, dahil pinili nila ang kanilang mga sarili, dahil sa mga karumaldumay lang ginagawa. Dahil doon, they are a vessel for a vessel fitted to destruction. So for thousands of years, nihintay lang ng Diyos ang panahon, no? Na kapag dumating great tribulation, listen to me, the Lord Jesus Christ will come from heaven with a chariot, no, with merong nakasakay siya sa white horse at may kita siya lahat, and he will destroy those nations. Sisirain niya, wawasakin, papatayin, papaslangin niya yung lahat ng mga yun. Those that will nakukontra sa kanyang kalooban. But instead of doing that so soon, no, instead na gawin ng Diyos na magkaroon na ng tribulation at ubusin niya na itong mga kumukontra sa kanya, mga kapatid, what if God, willing to show His wrath, gusto niya ipakita yung kanyang puot to make His power known, ang ginawa niya para may pakita niyang kanyang kapangyarihan, hindi yung wasakin niya itong mga bansa na to, hindi yung pagpapaslangin niya itong mga tao na to, ang ginawa niya, tiniis niya yung mga vessels of wrath na to, at kinaawaan niya itong mga to. And you're one of those vessels, mga kapatid. Sino dito makapagtaas ng kamay sasabihin, preacher, I deserve heaven. You got one liar down there. You don't deserve heaven. You deserve hell. You are a vessel fitted to destruction. You're a vessel of wrath. Yun yung deserve natin. Ano? Alam natin kasi yung panahon ngayon, we are entitled to everything. I deserve that, I deserve this, I deserve that, di ba? I deserve this type of education, deserve this type of ice cream, I deserve this type of pancake, I deserve this type of breakfast, di ba? I deserve this type of meal, di ba? Lahat you deserve eh. But you don't, you know what you deserve the most? Hell. Yun ang deserve talaga ng tao. Destruction, impyerno, mga kapatid, dahil sa kasalanan ng tao. Tama po ba? That is what we deserve. We are vessel of wrath, fitted to destruction, and yet, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, hindi para durugin tayo, kundi para tiisin tayo. Ano sabi ng talata? Endured with much long suffering. Para maintindihan ng mga kabataan yan, mga kapatid, dumating na ba sa point nyo na naging rebelde kayo sa inyong mga magulang? Kung hindi pa, ngayon yun. Dumating sa point nyo na naging rebelde kayo, sa rebelde tayo sa ating mga magulang? Hindi ba't sa mga panahon na yun, tinitiis kayo ng magulang nyo? Gustong-gusto na kayong palayasin, lumayas ka! O, alis ka na, bumalik ka dito. Endured with much long suffering, you deserve destruction. Ang kailangan na dito, wawasakin na yung vessel na to, pero ang Diyos hindi niya ginawa. Yung same verse that could bring fear. Pakinggan niyo po, yung same words and verse na pwedeng magbigay ng takot sa bansang Israel, I will have mercy on whom I love mercy. Di ba parang nakatakot? Kung sino lang yung bibigyan ng awa ng Diyos, yun lang, the same verse that could give fear, gives us grace. Kasi pwede rin ang verse na to may apply sa panahon na to, eh ano kayo? Kung gusto ko lahat maligtas, eh gusto ko yun eh. Nakita nyo? I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung kapangyarihan ng Diyos is not only for destruction, but for endurance and long-suffering. Isipin mo, day after day after day, gaano karami mga tao nagkakasala, gaano karami mga pamilya nawawasak, gaano karami mga kabataan ang nalululong sa kasalanan, and yet the Lord is enduring the vessels of wrath. Tinitiis lang ng Diyos. God is long-suffering. Amen. Kung magpipray ka, Lord, di ba? Huwag kang mag-pray na, Lord, give me long suffering. Bigyan niya suffering. No. Doon pa lang sa word din, long suffering, he's suffering. Bakit?
Masakit araw-araw may kita niya, may pinapatay na bata, may nire-rape, di ba? Napaka, yan yung nakita ng Diyos, di ba? Yan yung karealidad ng sanlibutan na tinitirahan natin. And yet God is enduring the vessels of wrath. Praise the Lord, I am one of them. Once I was in sin, but God saved me. Pero ako'y niligtas ng Panginoon. Ngayon, sasabihin naman ng mga kontradista, sabihin naman nila, teka, di ba gusto ng Diyos? Vessel to dishonor? Ba, wasakin na yan. Vessel of wrath, wasakin na yan. Patay na yan. Yan, yan si Satanas. Lord, ba yung to tao na to? Alam man yan, either man, makasalanan, walang pag-asa, patay na natin yan, di ba? He's a murderer from the beginning. And abode not in the truth. Gusto ni Satan, patay, 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 patay. And sabi rin sa Book of Isaiah, righteous, di ba? Sabi niya, how is the faithful city become an harlot? Tapos sabi niya, righteousness lodge in it, but now murderers. Gusto talaga ni Satan, mamatay, mamatay na ang mga tao. Death. But God in His wisdom, God in His mercy and grace, He endured with much long suffering the vessels of wrath, even as others. I appreciate all of you. You are enduring my preaching right now. With much long suffering. Verse number 24. Even us. Verse 23. And that He might make known the riches of His glory in the vessels of mercy, which He had afore prepared in the glory. Open to Luke 12, 32. At malapit na po tayo matapos. Luke 12, verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. At malibang Diyos, if you will just choose some people or the remnant to obtain the kingdom, again, the Lord will have mercy on whom He will have mercy. He will have compassion on whom He will have compassion. Even us, whom He had called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Mga kapatid, that is all. Maikli lang, simple lang. Pero gusto ko po maintindihan natin, mga kapatid, God reserves the right to Himself na gawin yung nation of Israel, vessel unto honor, vessel unto dishonor, even the Gentiles na vessels of wrath to destruction, and yet, ang ginawa ng Diyos ay hindi sila wasakin. He have mercy. Ay, yung panahon na yun, talaga yung context talaga niyan, yung vessel of destruction, mga kapatid, ay walang iba, kundi yung mga, yung Israel na natumanggi kay Jesus Christ. Tingnan nila eh. Pinapako pa nila si Kristo, crucify Him, crucify Him. Nung isang araw, sabi nila, Hosanna to the King, to the highest. Nung isang araw, crucify Him, crucify Him. Kita mo, mga double-minded yung mga taon. Ayan. So, ibig sabihin, they are fitted for destruction, pero inudlot ng Diyos. Imbes na dumating ang tribulation at kukonti lang matitira talaga sa kanila. Konti lang. Kung may 1,000, konti lang talaga. Pero hindi ginawa ng Diyos. Inudlot niya muna. He endured with much long suffering. Praise the Lord. Nandito tayo ngayon. Meron tayong salita ng Diyos. May pinag-aaralan tayo ngayon. Praise the Lord. Tayo po ay mananalangin. Maraming Diyos, salamat sa tanghalin yung pinagkaloob. Lord, thank you that even we could consider ourselves vessels of wrath, yet you endured with much long suffering yung ginagawa ng human race in order for one day to reveal the truth of the gospel of the grace of God, that anyone who believes will obtain eternal life through faith without works. In that, I greatly rejoice and I praise you for saving our soul, saving my soul from hell. In Jesus' name we pray. Amen.